Magandang araw mga bata. Ako ang makakasama nyo sa inyong pag-aaral. Ako nga pala si Binibining Richelle Bueno, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Binabati kita dahil matagumpay mong natapos ang mga aralin sa unang quarter ng inyong asignaturang Filipino. Ngunit bago yan, ay atin munang damhin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito sapagkat nasilayan muli namin ang kagandahan ng mundo. Gabayan mo kami sa araw na ito. Ilayo mo po kami sa anumang uri ng sakit. Gabayan at protektahan mo kami sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa puntong ito, atin nang simulan ang aralin tungkol sa alamat ng daragang magayon. Kaya, huwag nang mag-atubili. Halina't simulan na natin ang pag-aaral para matuto. Huwag kang mag-alala. Alam kong kayang-kaya mo ito. Alam ba ninyo kung ano ang alamat? Isang uri ng kwentong bayan na nagsasalaysay o nagsasaad ng pinagmulan ng isang bagay o lugar. Maaring magpaliwanag ito kung paano pinangalanan o kung bakit nagkaroon ng ganoong pook o bagay. At karaniwang kathang-isip at ito ay pasalimbila mula pa sa panahon ng ating mga ninuno. Sa puntong ito ay atin nang pakinggan ang alamat ni Daragang Magayon. Kaya, huwag nang mag-atubili. Halina't simulan na natin ang pag-aaral para matuto. Ngunit bago iyan, narito ang mga mahalagang katanungang sasagutin pagkatapos mapakinggan ang alamat. Una, ilarawan ang tagpuan ng alamat na binasa. Ikalawa, ano ang tema o paksang ninibabaw sa alamat ng Daragang Magayon? Ikatlo, sa iyong palagay, ano ang nais ipabatid ng alamat sa mag-aaral na tulad mo? At ikaapat, mula sa alamat na iyong napakinggan, sa iyong palagay, mayroon bang ganito sa inyong lugar na handang gawin ang lahat para sa kanyang minamahal? Patunayan. Alamat ni Daragang Magayon. Katulad ng lahat ng alamat, nangyari ang kwento ito noong unang panahon. Naganap ito sa payapang rehiyon ng Ibalong, sa maliit na bayan ng Rawis, na pinamumunuan ng makatarungang datong si Makusog. Ang asawa ng datong na si Dawani ay namatay sa panganganak, kaya't nanatiling iisa ang anak ni Datong Makusog. Isang anak na babaeng walang kapares sa kagandahan at kabaitan, si Daragang Magayon. Hindi tuloy nakapagtataka kung bakit dumadayo ang napakaraming manliligaw mula sa ibang tribo, kabilang na ang nasa malalayong bayan upang mabihag ang puso ng dalaga. Ngunit, wala ni isa sa mga binatang ito ang nakakuha ng pagtingin ng magandang binibini. Wala, kahit ang makisig at mapagmataas na si Pagtuga, ang dakilang mga ngaso at datong iraga. Kahit pa pinaulanan ni Pagtuga ng mga handog na ginto, perlas, at iba pang kayamanan ang ama ni Magayon, ay hindi pa rin ito nakuha ang loob ng dalaga. Isang katangi-tanging binatilyo ang nagpakita sa Rawis, si Ulap, ang tahimik ngunit matapang na anak ni Dato Karilaya ng Katagalugan. Naglakad siya ng malayo upang makita ng sarili niyang mga mata ang ipinagbunying kagandahan ni Daragang Magayon. Ngunit hindi katulad ng ibang manliligaw, nagdahan-dahan si Ulap. Tiniis niya ang magnakaw lamang ng mga sulyap mula sa malayo habang nagtatampisaw si Daragang Magayon sa ilog ng Yawa. Pagkatapos ng isang maulang gabi, pumunta ulit si Magayon sa ilog Yawa upang magtampisaw.
Nadulas siya sa batuhan at nahulog sa malamig na ilog. Dagli-dagling sumaklolo si ulap at binuhat ang nangangatog na dilag pabalik sa dalampasigan. Ito ang naging simula ng pag-iibigan ni Daragang Magayon at ni Ulap. Ilang beses pang nagtagpo si Naulap at Daragang Magayon. Hanggang isang araw, sinundan ni Ulap at si Daragang Magayon sa pag-uwi. Pagdating sa bahay ni Datu Makusog, buong lakas na ipinagkaloob na ibinaon ni Ulap ang kanyang sibat sa hagdan. Ipinapahiwatig nito ang kanyang kagustuhang pakasalan si Magayon. Walang nagawa si Magayon kundi mamula, magpigil ng tawa at umiwas ng tingin. Dahil dito, napagtanto ni Datu Makusog na umiibig ang kanyang nag-iisang anak. Kaya't hindi na siya nagpahayag ng kahit anong pagtanggi. Tuwang-tuwa sina Magayon at Ulap. Binalak nilang gawin ang kasalan pagkalipas ng isang buwan upang mabalitaan ni Ulap ang kanyang mga kababayan at upang makapaghanda ng husto para sa pagdiriwang. Nang mangaso si Datu Makusog, dinakip siya ni Pagtuga. Nagpadala si Pagtuga ng mensahe kay Magayon. Nagbabantang papatayin ang kanyang ama at maghahasik ng digmaan sa kanyang bayan kung hindi siya pakakasalan. Sinunod ni Magayon ang kahilingan ni Pagtuga labagman sa kanyang kalooban. Agad-agad na inihanda ang kasalan. Nang malaman ni Ulap ang masaklap na pangyayari, nagmadali siya pabalik ng rawis kasama ang pinakamagigiting niyang mandirigma. Kasi simula pa lamang ng seremonya nang dumating si Naulap. Sa halip na isang pagdiriwang para sa kasal, isang madugong labanan ang naganap. Napuno ang langit ng mga palaso, napuno ang hangin ng tunog ng nagkikis-kisang bolo. Nagtuos si Naulap at Pagtuga. Isang labanan para sa kamay ng nag-iisang si Magayon. Nadaig at napaslang ni Ulap si Pagtuga. Masayang sinalubong ni Magayon si Ulap. Akmang yayakapin nang biglang isang ligaw na palaso ang tumama sa likod ng dalaga. At habang sapo-sapo ni Ulap ang nag-aagaw hininga niyang iniibig, bigla siyang sinibat sa likod ng isang kawal ni Pagtuga. Agad na hinataw ni Datu Makusog ang kawal ng kanyang minasba, isang matalim na bolo. Pagkatapos ng mabilis na pangyayaring iyon, tumahimik ang lahat ng mandirigma. Tumigil ang digmaan. Sa halip na marinig ang kasiyahan ng isang pagdiriwang ng kasalan, mga hikbi at hagulhol para sa mga pumanaw ang lumutang sa hangin. Kahit na halos walang makita dahil sa walang tigil na pagluha si Datu Makusog, naghukay siya ng naghukay. Nang matapos, inilibing niya ang kanyang nag-iisang anak na si Magayon at ang nag-iisa nitong pag-ibig na si Ulap, nang magkatabi at magkayakap. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting tumaas ang lupang pinaglibingan kina Ulap at Magayon. Tumaas ito ng tumaas. At di nagtagal, sinamahan ito ng pagyanig ng lupa at pagtilapon ng nagbabagang mga bato. Naniniwala ang mga matatanda na kapag nangyayari ito, ginagalit ni Pagtuga ang bulkan upang maibalik sa kanya ang mga kayamanang iniregalo niya kay Magayon. Mga regalong inilibing kasama ng dalaga, sang-ayon sa mga lumang paniniwala. May mga araw kung kailan natatakpan ng mga ulap ang tuktok ng bulkan. Sinasabi ng mga matatanda na kapag nangyayari ito, hinahalikan ni Ulap si Magayon at kung pagkatapos nito ay marahang dumampi ang ulan sa magiliw na libis ng bulkan, naniniwala ang mga matatandang lumuluha si Ulap. Pagkatapos ng mahabang panahon ay umigsi na ang pangalan ni Magayon at naging Mayong o Mayon.
Ngunit hanggang sa kasalukuyan, kahit na maaliwalas ang panahon, isang anino ng masalimuot na kwento ng isang natatanging dalaga at ng kanyang iniibig ang bumabalot sa magandang bayan ni Daragang Mayon. Naunawaan ba ninyo ang napakinggang alamat? Sa puntong ito, mga mag-aral ng ikapitong baitang, maaari niyong isulat sa inyong mga papel o kwaderno ang inyong mga kasagutan at ipasa ito sa pamamagitan ng messenger. Ngayon, kinakailangan niyong ilahad ang alamat na napakinggan sa pamamagitan ng yugto-yugtong pagbuo. Sa inyong kwaderno ay gumuhit ng 5 kahon at isulat ang alamat sa loob nito. Ito ang inyong unang gawain. At para sa iyong huling gawain, magsalaysay ka ng sarili mong alamat. Narito ang sitwasyon. Magdiriwang ng 7 kaarawan ang iyong pamangkin. Nahilingan ka nito na magkwento sa kanyang mga bisita. Ngayon, maaari mo nang gawin ang iyong huling gawain. Huwag kalimutang isaalang-alang ang marubrik sa pagmamarka. Una, orihinalidad na may porsyentong 25, malikhaing pagsasalaysay na may porsyentong 25, pagkakabuo ng alamat na may porsyentong 25, malinaw na pagkakalahad ng alamat na may porsyentong 25, at sa kabuuan ay may porsyentong 100. Malinaw ba class ang inyong mga gawain? Kung may mga katanungan o klarifikasyon, huwag mag-atubiling mag-chat sa ating group chat o di kaya'y i-PM ako. Naway marami kayong natutunan at napulot na aral sa ating aralin sa araw na ito. Sa alamat ni Daragang Magayon, pinahahalagahan ang pagmamahal, pagsasakripisyo, at matutong tanggapin ang pagkabigo. Tandaan, ugaliing maging mabuti at huwag manakit ng kapwa. Isipin muna ng maraming beses bago gumawa ng isang hakbang, dahil laging nasa huli ang pagsisisi. At sumapit na naman ang ating oras upang mamaalam sa yugtong ito. Antabayanan ang katuloy ng ating yugtuang pag-aaral.